Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatangal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Magandang gabi po sa iyo, Sir PB. Ako po si Ruel, isa rin sa inyong tagapakinig. Bago pa lang po akong nakikinig sa inyong mga kwento, pero naisipan ko na kagad na ibahagi yung naging karanasan namin mag-asawa. Nangyari po ito nung nakarang taon lamang dito sa lugar namin sa Rizal. Yung tinitirahan po namin ay isang low-end na subdivision. Minsan nga, parang hindi talaga ito maituturing na isang subdivision dahil na rin sa mga taong makakasalamuha mo dito. Marami pang mga batang marurungis na nasa lansangan at kung minsan pa nga ay wala pang mga suot na tsinelas at pang ibaba. At sa ilang taon lang naming paninirahan dito ay talaga naman pong mabilis na dumami ang mga taong naninirahan dito sa aming lugar. Kaya hindi na rin nakapagtatakang nakaranas kami ng asawa ko ng isang pangyayaring may kinalaman sa mga aswang. Dahil sa bigla ang pagdami ng mga tao dito ay hindi mo talaga malaman kung saan ba nagmula ang mga ito. Ang unang beses na naramdaman ko ito ay nang maiwan akong mag-isa sa bahay namin. Namasyal noon ang asawa ko sa mga magulang niya. Tandang-tanda ko na mag-aalas 10 pa lang noon ng gabi. Kasalukuyan ako noong nanonood ng TV nang bigla na lang kumalampag nang napakalakas yung bubunga namin. At ang pinagtatakan ko, wala akong narinig na pusa. Madalas kasi kapag kumakalampag yung bubong namin kasabay noon ay yung tunog ng mga pusa na naghahabulan. At kapansin-pansin din noong mga sandaling iyon, nakakaiba yung tunog na narinig ko sa bubungan at kung bakit bigla ring nasira yung pinapanood ko, para bang nawalan iyon ng signal. Kung kaya, pinatay ko na lang iyon at pinakiramdaman ko yung nasa bubong. Habang tinititigan ko yung bubong namin, ay napapansin kong lumulubog iyon ng dahan-dahan. Na masasabi mo talaga na parang naglalakad yung nasa itaas. At nung mga oras na iyon, ay kinakabahan na talaga ako. Iba na talaga yung pakiramdam ko. Kaya mabilis kong tinungo yung aming kusina at kumuha ako ng kutsilyo. Pagbalik ko sa may sala ay napansin kong umayos na yung bubong doon. At wala na yung pagkakalubog noon. Indikasyong wala na doon kung ano man yung nakatungtong doon kanina. Pero hindi ko pa rin binitawan yung kutsilyo. Hanggang sa makarinig ako ng ingay doon naman sa may kwarto namin. At nang mapatingin ako sa itaas ay nakita kong may bahaging nakalubog doon. At ang sunod kong narinig ay yung tunog ng yero na para bang pilit na niya iyong pinaghihiwalay. Kaya hindi na ako nakapagpigil pa. At akin iyong pinato ng tsinelas. Dahil doon ay bigla iyong huminto at naramdaman kong kumilos iyon ng dahan-dahan na parang gumagapang at bigla na iyong tumalon mula roon. Matapos ang pangyayaring iyon, tuwing nasa bahay ako
ay lagi na akong may nararamdamang kakaiba at hindi maganda. At minsan, nang umuwi ako ng bahay galing sa trabaho, ay may naabutan akong isang lalaki na hindi pa naman masyadong katandaan, na para bang may sinisilip sa bahay. Napanay ang tingin niya at tumitingkayat pa. Kaya nung pansinin ko ito, ay agad ko siyang tinanong kung sino ang hinahanap niya at kung ano ang kanyang kailangan. Na napansin kong medyo nagulat ito at nabigla, na nataranta pa at hindi nakaisip ng kanyang sasabihin. Na nang wala siyang maisip na maisagot sa akin, ay bigla na lang itong tumalikod at umalis. Minsan naman, isang babae ang naabutan ko, na halos kaedad lang din ng lalaking nakita kong sumisilip-silip sa loob ng bahay namin. Na nang maramdaman niya ako, ay agad din itong umalis. Kaya nakapagpa-alarma talaga sa akin yung mga ganong eksena. Kaya lagi ko noong binibilinan yung asawa ko, na kapag siya lang ang nasa bahay, ay ugaliing magsara ng pinto. At pag may naganap, ay huwag agad iyong bubuksan. At kanya na lamang munang kausapin at tanungin kung ano ang kailangan. Pero hindi lang humangga sa mga ganong pangyayari. Minsan, nang natutulog na kami mag-asawa, ay bigla akong nagising pagkat nakaramdam ako ng matinding init. Nang mapahawak ako sa aking noo, ay napansin kong pawis na pawis talaga ako. Kahit pa nga nararamdaman kong tumatama naman sa amin yung hangin na nagmumula sa electric fan. Inubad ko yung suot kong damit, at nang akin na yung itatabi, ay bigla akong napaatras dahil nagulat talaga ako. Pagkat mayroon nang nakapasok na isang itim na pusa sa loob ng silid namin. Nakaupo iyon sa itaas ng cabinet na nakadikit sa may pader. Patay na noon ang mga ilaw namin, pero nagliliwanag kasi yung mga mapupulang mata noon. At nagip ng kaunting liwanag na nagmumula sa lapas yung katawan nito. Kaya nakita ko talaga kung gaano iyong kalaki. Dahil sa pagkabigla ko, ay nagmamadali kong kinapa yung spring na ginagamit ko sa pag-i-ehersisyo. Lalo na nang nakita kong bigla ako nitong inangilan. At nangahampasin ko na, ay bigla naman iyong sumuhot sa pagitan ng pader at bubong, na nagtaka ako kung paano naman iyon nagkasya doon. Nang usisain ko iyon, ay doon ko nalaman na nabaklas na pala sa pagkakapako yung bubong. Makalipas lang ang ilang gabi, ay naulit muli ang nakakatakot na pangyayaring iyon. Pero sa pagkakataon na ito, ay masasabi kong mas tumindi pa. Nagsisimula lagi iyon sa biglang pagbabago ng paligid, nagiging maalinsangan. At nung mga oras na iyon, ay sinabayan pa ng masansang na amoy. At nang magmulat na ako ng mata, ay naaninagan ko talaga na mayroon nakasilip sa amin sa may screen ng bintana. Na nang mapansin niya siguro na nagising na ako, ay biglang umalis. Pero hindi ako huminto. Tumayo ako sa higaan namin at sumilip sa labas. At nagulat talaga ako nang makita kong isang babae na nakaupo sa gilid ng pader namin sa ibaba ng bintana. Nangingintab ang katawan nito at nakabuwagag yung kanyang buhok. Bigla akong umatras. Pumunta ako ng kusina at kumuha ng kutsilyo. Pero pagbalik ko, nang silipin ko itong muli, ay wala na ito doon. At habang tumatagal, ay mas lalo pang tumitindi yung mga nangyayari. Isang gabi iyon na natutulog ng asawa ko,
Nang tumabi ako sa kanya, ay biglang naging maalinsangan na naman. At naroon na muli yung mabahong amoy na iyon. At kahit anong gawin ko, ay hindi talaga ako makatulog. At ang isa pang ikinabahala ko ay yung pangangati ng bukong katawan. Noong mga oras na iyon ay malakas na ang kutob ko na marahil ay naroon na naman yung aswang. Kaya kinuha ko yung ibinigay sa akin na pangontra nung katrabaho ko. Naikwento ko kasi sa kanya yung mga nararanasan namin sa bahay ng asawa ko. Natao naman na pamangkin pala ito ng isang manggagamot sa tanay. Kaya kanya akong hiningan ng pangontra. Isa yung tela na kulay pula na mayroong ugat ng kahoy sa loob at yung ulo ng diamond cutter na ginagamit sa pagtabas ng salamin. Hindi ko rin alam kung bakit iyon ang laman noon. Kahit yung katrabaho ko ay hindi rin niya maipaliwanag sa akin. Pero nang kunin ko iyon mula sa aking bag at itinabi sa pagtulog, ay nawalang bigla yung malansang amoy at umaliwalas na muli yung paligid. Natigil na rin yung pangangati ko. Kaya tuwing matutulog ako ay akin iyong inilalagay sa ilalim ng aking unan. Mula po noon ay natigil na yung panggagambalang ginagawa sa aming mag-asawa. Kaya nagpapasalamat talaga ako sa aking katrabaho at gayon din sa tsahe niya na isang manggagamot. Hanggang dito na lang po Sir PB at marami pong salamat. Magandang gabi po sa iyo, Sir PB. Ang ibabahagi kong kwento ay napapanahon sapagkat tagmangga na naman. Kung kaya naisipan kong ipadala sa iyo yung naging karanasan naming magkapatid. Tawagin mo na lang po ako sa pangalang Tandoy. Yan po kasi ang palayaw ko sa amin noon nung sa probinsya pa kami nakatira. 11 anyos ako na mangyari ito habang yung kapatid ko naman ay 9 taong gulang pa lang. Minsan po kasi ay napag-utusan kami ng aming mga magulang na bumili ng sardinas para ulam namin sa pananghalian. Malayo po ang aming tirahan noon mula sa bayan at talagang malalayo po ang pagitan ng mga bahay noon sa amin. Yung may tindahan noon sa lugar namin ay si Nana Celia. Sa paanan ng bundok yung tinitira naming bahay habang yung sa kanila naman ay nasa itaas. Nang papunta na kami magkapatid doon sa kanila para bumili, ay nadaanan namin yung bahay ni Lola Ising. Si Lola Ising ay mag-isa lang na namumuhay at sinasabi ng mga tao na may lahi daw itong aswang. Pero hindi naman kami naniniwala dahil madalas kaming napapadaan sa bahay nito at wala namang nangyayaring masama sa amin. Pero hindi nga lang din ito palakibo. Hindi siya sanay makipag-usap sa mga tao. Kung kaya marahil ay yun din ang dahilan kung bakit pinaghihinalaan nila itong aswang. Nang papadaan na kaming magkapatid sa bakuran nito, ay napansin naming nakasarang lahat ng mga bintana at pinto. Kung kaya, naisip naming marahil ay wala ito sa kanyang bahay. Sa kapilyuhan naming magkapatid, ay naisipan naming manguha ng mangga na pagmamay-ari nito. Dahil hitik na hitik yun sa bunga, naalos na kalaylay na doon sa may daanan. Talagang hindi pa man ay natatakam na kaming magkapatid pagkat hinugna ang mga iyon. Itinuro ko sa aking kapatid yung isang punpon ng mangga na nais kong makuha namin. Pero nang amin na iyong pipitasin, ay bigla na lamang bumukas ang isang bintana ng bahay
at nakita namin si Lola Ising na naroon at sumisigaw. Galit na galit ito. Nakakatakot yung kanyang mukha at tirik na tirik yung kanyang buhok. At yung kanyang mga mata ay talaga namang pulang-pula. Na para bang nagkalat ang dugo doon. Nakadipa yung mga kamay niya. Na para bang naninigas yung kanyang mga daliri. Sa takot naming magkapatid ay napatakbo talaga kami. Hindi sa direksyon papunta kanila Nana Celia, kundi pabalik ng bahay. At hindi pa doon natapos yung aming pagkasindak. Dahil lang mapalingon kami, ay nakita pa naming lumundag ito mula sa bintana at nakatayong bumagsak sa lupa. Kaya doon namin napatunayang magkapatid na may katotohanan yung sinasabi ng mga tao tungkol sa kanya. Dahil sa edad niyang iyon, ay hindi na niya magagawa pa yung mga ganong bagay. Mula po noon ay iniwasan na talaga naming dumaan pa sa bahay nito. Di ba rin nang mas mapalayo pa kami. Basta hindi na talaga kami dumaraan pa sa bahay niya. Hanggang dito na lang po Sir PP, at sana'y magustuhan nyo. Bagaman maiksi lamang ang aking kwentong ibinahagi. At dito po nagtatapos ang itinampok nating kwento para sa gabing ito. Nawa ay inyong nagustuhan at patuloy nyo pa sanang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento na Kababalaghan. Binabati din po natin ang lahat na patuloy na nakikinig sa ating mga kwento. Gayun din sa ating mga silent listeners, sa mga kababayan nating OFW at Marino sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat. Maraming maraming salamat po at hanggang sa muli.